A blessed day. I'm Edwin Valles, your host for Be Not Afraid podcast, where we listen to the stories and journeys of LGBT persons through their Catholic faith. No? So, nasa part 3 na po tayo in this special episode na sa aking pagninilay, kailangan pag-usapan. No? So, parte ng journey ng LGBT persons through their Catholic faith is yung nangyayari ngayon sa society or what is known as gender theory. No? So, part 3 na po to. Yung part 1, dinefine natin yung gender theory at siguro sinituate natin yung discussion na to in a Catholic school setting. No? So, and then yung part 2 po, ipinag-usapan natin kasi yung Catholic school should be a beacon of truth, no? So a beacon of light, no? During these confusing times of gender ideology and theory. No? So kaya pinag-usapan namin yung 2 key teachings of the faith, no? On Christian anthropology or paano kinikilala ng simbahan ng tao, sino ang tao, ano ang tao at anong purpose niya. And then pinag-usapan din natin yung pamilya, no? So, yun. At natapos yung part 2, kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo po, no? Yung, natapos yung part 2 na pinag-usapan namin ni Doc Gab, ang ating steam guest for this episode, yung alignment, no? So, yung necessary alignment kung sino ba ang ako, ano nararamdaman ko ngayon, versus ano yung original plan ng Diyos sa aking pagkatao, no? So, yung alignment. Siguro ika-clarify, bago ko i-clarify yun, so, pag-greet ko po muna si ang ating special guest, no? So, educator, philosopher, and theologian, si Doc Gab. Magandang umaga po. Good morning to everyone. Siguro, trying hard philosopher, trying hard theologian. Sige po. So yung pick up na lang tayo from part 2, yung alignment, no? So ano ba ibig sabihin itong alignment? Na yung kung ano nararamdaman ko, anong pagkakilala ko sa sarili ko, i-align ko dun sa original plan ng Diyos, no? Especially in a practical term, no? So ibig sabihin ba no, ng simbahan ay gusto yung mga same-sex attracted persons like me maging opposite-sex attracted, no? So, just to clarify, hindi po yun yung ibig sabihin ng alignment, no? So, ang siguro maraming criteria ang ginagamit ng simbahan paano natin malalaman na we are being obedient or faithful, no? Or nag-align tayo sa will ni God. Isa dito yung tinatawag na growth in virtues, no? So, yung paglalago pag-improve sa virtues, no? So yung mga virtues po ng obedience, no? Yung pagsunod, no? Yung virtues ng temperance, no? So yung nararamdaman ko to pero ite-temper ko, no? So in under the virtue of temperance nandun po yung virtue of chastity and purity, no? So hindi po sinasabi ng simbahan na kapag same-sex attracted ka, no? Na maging heterosexual ka or opposite sex attracted, no? So the church recognizes na very complex yung affection at sexuality ng isang tao, no? Na hindi siya ganun kadali at tinitignan nila yung mga passions na yan more like parang kailangan mong i-guide, no? So parang through the growth in virtues. And siguro since pinag-uusapan natin yung pagmamahal, no? So in the end, yung ultimate measure of love is yung the love that Christ has shown, no? On the cross, no? So there are many ways to interpret the love of Jesus Christ in the cross. Yung isa sa mga basis yung verticality, 'di ba? Love of God, no? Jesus Christ died on the cross because he is being obedient to the will of the Father, and yung horizontal, he was willing the good of the other, no? So yun yung standard, no? So pag pinag-usapan na love is love, pinag-usapan natin true love, we reflect, no, on the love that Jesus Christ has shown on the cross, no? So ano po masasabi niyo doon, Doc Gab? Well, ang daming malalalim na mga ideas and concepts, Christian concepts that you have already introduced, no? So, balikan natin yung term na alignment, no? Alignment na sinasabi natin. Well, sabi natin, I think in the previous episodes, sinabi natin na alignment or the journey that we need to have, yung transformation natin, should be, it's a process. It's a lifetime process, no? Of course, yung pagbabago, you want to always return to the original plan of God, no? Alam natin na a man is actually created for women and vice versa, no? And that's where we understand yung sinasabi natin dynamics ng pamilya, kung saan
we explain lahat when it comes to the society. Kaya tawag natin yan is yun yung pundasyon. Very, very basic yan. Ngayon, pagka sinabi natin alignment, we consider yung situation ng isang tao na mayroong homosexual tendency, no? Sabihin natin, ano yung kanyang dapat gawin? Mag-undergo ng soul searching, it's always a journey, sabihin natin, a spiritual journey, kung saan we should actually be guided by, pwede ko, I don't want to call it standard eh. Kaya lang, alam mo, when it comes to decisions that we make, parang sentence yan, di ba? Pagka nagdi-discuss tayo, may punto. There is always a point of reference. And if we want to return to our Christian faith, eh, sabihin natin na yung buhay mo can be compared to a sentence na gusto mong iayos yung kanyang syntax, yung kanyang semantics, yung kanyang grammar, etc., yung kanyang content, meron kang point of reference, no? You speak of truth, you speak of virtue, the exercise of virtue, no? You speak of goodness. Hindi ito mga sociological, psychological terms only para sa atin. Merong ganong psychological connotation, merong sociological connotation, etc., no? Pero we depart from yung sinasabi nating solid point of reference. Yung gustong magkaroon ng serious, intense alignment to God's plan, siyempre babalik ka rin sa author ng journey. At yung author ng journey natin, si Jesus Christ mismo. I am not going to actually be, sabihin natin, ashamed o maring mabigyan ako ng accusation na masyado namang matindi yung ganong tipo ng kagad na criteria. But Jesus Christ, well, hindi ko siya tatawagin na criteria. He's our light. He's our truth. Tama. So, kung gusto mo na magkaroon ng alignment, dun, yun ang ating point of departure. Ngayon, alignment to the will of God. Process yan. And that's why I said sa isang tao, wala namang flawless na nasabihin natin na proseso. Pero kailangan natin ng tulong. At sa loob ng simbahan, maraming gumagabay sa atin, maraming possibilities yan. One is, sabihin natin yung sa mga, to our brothers and sisters who are actually having that kind of situation, isa yung grupo nila Edwin, no? But we have good spiritual directors and confessors sa loob ng simbahan, ano? I think we have also good experts sa loob ng Catholic schools. Sabihin natin di kasi you need to understand the situation. Hindi judgmental eh, na oy, ito ganito, ito ganyan. No. Tingnan muna natin ano ba talaga yung nasa ilalim, and then later on accompany the person. But we should not be afraid, Edwin, to approach the light. Kasi we can only, sabihin natin, align ourselves. We can only be placed sa karsada, di ba? Kapag madilim na madilim, anong una mong hinahanap? Liwanag, ano? So doon ka pupunta kasi definitely mayroon dong, sabihin natin, at least direction. Yung direction natin, kailangan natin ng liwanag. At yung liwanag, huwag makakalimutan si Kristo yan. No, it's not spiritualism, simply. I want us to discover na pagka sinabi nating alignment to God's plan, rediscover mo muna yung personal relationship mo sa Diyos. And that's why, kung hindi ka nagdadasal, magdasal ka muna. Sometimes, yung dasal na, paulit-ulit ka na sabihin natin na may mga formula kang nire-recite. No, outpouring muna ng puso mo sa Diyos. Lord, meron akong ganitong tendency. Dumating din sa akin yun eh. Kasi active in the ministry for quite some time. Sabi ko lagi doon sa aking mga ginaguide during those times, do not be afraid to tell God what's happening to you. Kasi it's yun na yung starting point eh. At kung titingnan mo ng malapitan, that is where the grace of God, yung verification ng kanyang presence can be found. Kinakalabit ka na ng Diyos. So yung direction, alam mo kung saan, pero yung guidance, yung point of departure mo, at saka hindi siguro pwede ko sabihin na dapat nandun din yung humility mo. Tama. Kasi kapag ka hindi ka totoo,
Hindi ka totoo yung totoo na bukas sa kabutihan, ha? Hindi yung totoo for the sake of being totoo, ha? Wala rin mangyayari sa journey mo kasi i-insist mo rin yung gusto mo. Tama. So, two points pa, no? So first, yung tama naman kayo, no? Yung process of alignment. So ako rin, siguro parang i-emphasize ko lang po, no? Again, yung alignment po niyan, tandaan po natin yung teaching na kinover natin dun sa part 2 is not against homosexuality per se, no? So yung teaching po is that yung design ni God for the human person, even yung sexuality and affectivity, is meant, yung sexual faculties is meant to be used within the sanctity of marriage between one man and woman. So yung teaching, no, it's a very positive teaching. Yun yung gift ni God regarding the gift of sexuality. So tayo, parang kung ako, for example, dahil I'm sex attracted, hindi naman ako magme-marry ng another man, no? So yeah. Therefore, yung sexual faculty ko, I cannot use it, no, for that purpose, no? So or even pag mag-asawa, no? So meron din chastity within marriage, no? So dahil nag-commit ka sa wife mo, you cannot sleep with, you cannot use your sexual faculty with another woman or with another yes. man, no? So, yun yung teaching. So, kaya yung alignment natin is towards that, no? So, ano ba yung state of life ko, no? So, am I single? Am I a religious? Am I a married person? So, and each state of life, meron siyang, pwede ko bang gamitin yung sexual faculty ko dito or not, no? So, and so we align ourselves in that regard. Kaya importante yung virtue of temperance in chastity. Okay. So that's one point. And then second point po, dun sa shinare niyo po, Doc Gab, is about the proseso, no? Yung process, no? So, and kaya nga importante yung role ng Catholic schools, no? So, hindi lang kasi yung Catholic school. So, na yung part 2 pinag-usapan natin yung family, no? So yung family is the most basic unit of human formation, no? So formation in truth but also formation in love, no? So sa pamilya tayo natututong magmahal, no? So very important 'yan. And then by extension sa Catholic schools, doon din tayo magkakaroon ng formation in truth and formation in love, no? So in fact, going back to the document ng Congregation for Catholic Education, sinabi niya dito, the primacy of the family in educating children is supplemented by the subsidiary role of schools, di ba? So, kung merong role ang pamilya na turuang magmahal or i-form ang mga bata sa pagmamahal, by extension, yun din yung role ng Catholic schools, no? So, so yun po yung medyo focus tayo dun sa part 3 na to, dun sa role ng Catholic schools in terms of forming their students in love, no? Yung paano magmahal that is Christ-like, no? So, patterned after the love of Christ, no? So, in that regard po, Doc Gab, what do you suggest, no? Or what do you think should be the important tasks of the of Catholic schools in forming their students in love, no? So, okay. Alam mo, normally, ang dami ko nakikitang magandang reflections dito. Some of them nakuha ko rin sa mga educational leaders natin, the Catholic educational leaders. Mapare, malayman, no, laywomen. You can always see na when they speak of education, they speak of formation. Education is formation because it is basically acquisition and it's all about virtues. It's all about grounding the contents of teaching and learning process. Yun yung kanya, para bang pwede sabihin natin creed kung saan yung isang tao nag-undergo ng academic skill-oriented training sa loob ng eskwelahan. Kasi kung minsan ang pagkakaintindi natin pagka-eskwelahan, kagad-kagad, it is a transactional relationship between a teacher and a student. And we speak of information that we need to cover, topics that we need to cover, grades that we need to actually get, etc. May mga standards tayong ganito. Well, good yung lahat na yan. Ang importante nga lang is we focus on the values that the values above all that we need to take into consideration. Pagka sinabi natin education ng isang bata. Above all, pagka sinabi natin values, training ng bata to virtues. And therefore, napakahalaga na kasi kung minsan naka-sideline lang pagka sinabi natin
eskwelahan yung good manners and right conduct, the discipline, etc. Hindi dapat ganon. Kasi nagbi-blend yan eh. Kapag ka walang karakter, walang karakter yung training ng isang bata sa loob ng isang eskwelahan, medyo mahihirapan tayo. No? Parang difference ng Catholic schools versus other secular schools, no? Kasi, I mean, yung mga knowledge, matututuan naman yan in other schools, no? So, even sa internet, pwede man ang gawin yan, di ba? Pero, yung distinct character of a Catholic school is yung Christian values, no? So, yun nga yung virtues. So, yung parang ang goal niya is to form their students in conformity to Christ, no? Being Christians, no? So, including yung pagmamahal, no? So yung paano magmamahal yung mga bata from Catholic schools is more conformed to Christ than siguro parang as opposed to parang in a different school, no? So with a different approach, no? So yun po, and siguro ano ba yung state of life ni Christ? In a practical manner, no? So si Christ was not married, no? So wala naman siyang wife, no? So yung kanyang use of sexual faculty is continent, no? So he was chaste that way, no? So yes, celibate, correct, kasi hindi siya, parang wala siyang wife eh. So therefore hindi niya ginamit yung kanyang sexual faculties parang in that regard, no? So he was being chaste to his vocation in life, no? So whereas some of the apostles, si Peter for example, was married according to the tradition, no? So iba yung chastity ng ganun, no? So that's a very practical way of putting it, no? So and then of course the other ones will be yung eros, movement to agape, no? Yung the higher form, yung selflessness of the love that Jesus Christ has shown on the cross. What can you say po on that, about that? Edwin, meron kasi sinabi kanina, several times nasabi mo yung sexual faculty. I would rather say sexuality, and I will return to giftedness. And I think that's where we need to start that's where we need to anchor yung training natin when we speak of affectivity, sexuality, and virtues formation or values formation sa loob ng isang eskwelahan, ano? And napakahalaga noon kasi we need to understand na kung minsan yung mga estudyante natin na nag-undergo ng training, nagso-soul searching, ano bang identity ko? And most of the times ang daming problema. Dito ngayon recently lang na lumabas yung social media, di ba? Yung issues na when it comes to the truth, truth equals kapag ka trending yung isang bagay. Tama. O maraming likes, no? Pero inculcating the critical mind, the critique about what's happening, what's taking place sa buhay mo. Pero I want us to return to yung idea ng sexuality that we need to actually form and we need to actually demonstrate sa mga bata in a very very positive Christ-centered, no, God-centered way. Kasi naniniwala ako na mas magiging intense yung sinasabi nating engagement ng isang bata sa even sa sexual life niya. I'm talking of his being male or his being female. Kapag ka naintindihan niya, bakit ba ako ganito? And whether yung iyong status sa buhay would be single, blessed, or married life, or religious life, mahalaga na makita mo na yung ibinigay sa yung regalo ng Diyos na kailangan mong ibigay sa iba should actually be articulated and expressed. Ulitin ko, articulated and expressed in your sexuality also, no? Kaya positibo yung bagay na yon. We wanted to recover that particular thing, no? Kasi hindi ibig sabihin, no, ganito, and therefore you can do whatever you want, no? We wanted to overcome yung sinasabi nating physicalism and voluntarism na kumisang epekto ng gender theories natin, no? Tama. Yeah. So you know, so parang to further add to what Doc Gab said, no? So sa CCE, yung isang sentence na ginamit dito, sabi niya, education and affectivity requires language that is appropriate as well as measured, no? So parang ine-emphasize lang na
Catholic schools should not just focus on the cognitive formation or behavioral formation, pero yung affective formation. So even family, no? So yung pamilya kasi pag sinabing, ay magaling tong parents to, either valedictorian yung anak or well-behaved, no? Pero nakakaligtaan yung ano to, maganda yung affection or parang very affective yung anak nila, no? Yung the, parang yung affective formation is as important as behavioral and cognitive formation, no? So and kagaya ng sinabi ng Doc Gab, parang you can do that, parang yung instilling values, but even being a witness, no? Yung ikaw mismo as an educator, you witness to your students what it means to show or exhibit selfless love, no, or to be present for the loved one, no, to, I mean, no, to be patient, no? So yung mga ganun, no, so yun yung mga kasama siya, no, so sa role ng Catholic schools and also Catholic educators, no, so ano pong mako-comment ni Don Doc? Yes, siguro i-align natin yung pinag-uusapan natin, let's try to anchor yung pinag-uusapan natin right now na formation and training sa loob ng eskwelahan, really to the dynamic process, yung kanyang spiritual journey, yung sinasabi nating alignment to God's will. Alam nyo, yung lugar ng pamilya, attention above all the situation, kasi napaka speaking of inner problems ng mga bata, kung minsan sinasarili nila at nagiging outlet nila eh mga kaibigan lang, yung accompaniment is very important, and accompaniment should actually be in the family. Iyang bagay na yan, napakahalaga. Imagine mo, Edwin, na kung minsan yung pamilya mo isa sa mga nasisira na hindi ko naman siguro alisin natin yung salitang nasisira, no? yung kung minsan medyo naiiba doon sa pinangahawakan natin as pundasyon ng ating pananampalataya, tama, nagkakaroon ng pagbabago, ang hirap therefore humanap ng mga models. Tama. Yung points of reference in order for us to understand. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang lalaki ko o isang babae ko, tama, sa loob ng isang relationship? In the first place, ano ba ang magiging epekto ng relationship na ito sa akin? Kasi later on, from there, kaya nga sinabi natin, ano ba ang, yun ang unang eskwelahan eh, pamilya eh. Yun yung unang eskwelahan. At ang unang teacher, nanay at tatay. Lilipat mo yan, kaya nga sabi natin, when it comes to the education ng isang bata, medyo meron akong konting experience dito. When I was still head ng isang educational institution, sabi ko lagi, we need to place the family dun sa mainstream teaching and learning process sa loob ng eskwelahan. The mainstream formation ng mga bata sa loob ng eskwela. And we need to bring the school to the family. Tama. And make the two have, yung sinasabi nating pwede ko ba sabihin symbiotic relationship? So they collaborate in the training ng isang bata na ang sentro mismo is si Kristo. I always tell my students, nung ako ay head ng isang Catholic institution, no? Alam niyo ba kung asan yung pinakamagaling na teacher sa loob ng campus? Ha? Nandong ka ako sa Blessed Sacrament. Nandong ka ako. And that's why, let's try to begin our day there. And then later on, pero napakahalaga ng accompaniment na sinasabi natin. No? The journey together. Kasi kung minsan, yung sinasabi nating fragility, yung isolation above all, napaka-common ngayon. Yung mga bata natin, yung mga tao na are actually having the difficulty with their sexuality, no? Most of the times they are alone and they have no one to process yung kanilang situation. While we are saying na kailangan natin bumalik sa Diyos, there should be people who will be capable of listening and understanding. Correct. So, I'm going back, no, yung highlight natin, I mean, parang hindi naman kailan, no? We have to be realistic, no? So, marami talagang problema sa pamilya, maraming problematic families, no? So, nandiyan yung mga sumakabilang bahay na tatay, 'di ba? Or abandonment, no? So, so for the kid, maraming impact 'yan, yung parang 'yun, disconnected father, overbearing mother, and ba parang or sexual abuse experience or physical or mental abuse experience. So lahat yan may impact in terms of the formation of the child when it comes to affectivity, no? So therefore parang yung Catholic schools, maganda nga yung, parang very humble yung recognition ng CCE na parang
plays a subsidiary role, no? So in the family, no? So kumbaga, kung naiintindihan natin, we're sensitive to the reality of parang problems in the family, yung Catholic school should provide a safe space in that way, no? So kung merong, limbawa, yung tatay or nanay hindi positive male or female role model, maybe the Catholic educator will be that one, no? So parang that positive role model. Or limbawa, for in case of mga abuse victims, sana yung Catholic school will be a safe space that way, no? No, parang hindi abusive, ganyan. Or yung mga parang naka-experience sa abandonment, no? So yung parang either iniwan for another family or OFW, no? So for the child, very traumatic yung experience na iniiwan, no? So yung abandonment, to be present for them, no? So yung kumaga parang instead, going back to yung gender theory, instead of siguro parang trying to give them false hopes, no, by erroneous teaching, what we can do is talagang improve on our approaches, no? So rather than on what we say, di ba? Parang kasi ang ginagawa ng gender theory, i-adjust mo yung gusto mong sabihin doon sa sitwasyon ng tao, no? Pero kasi may absolute truth, no? So bilang Kristiyano, naniniwala tayo sa absolute truth that is revealed by God, no? So, but what we can change or we can adapt is yung the way we approach, no? So yung, kaya si Pope Francis is big on this, no? Yung naging controversial yung Amoris Laetitia kasi yung mga for the traditional Orthodox members of the Catholic faith, they think that Pope Francis is changing the doctrine. Pero paulit-ulit na sinasabi ni Pope Francis dun sa Amoris Laetitia, this is not about a change in doctrine, but rather a change in approach. No? So yun po yung siguro yung emphasize natin sa Catholic school as a place for formation in love. No? Na ibig sabihin po nun is, parang we have to to be able to help in the effective formation of our students, we have to deploy more effective approaches. Ayan, no? Tama po yan. So, tama. What can you say po, Doc Gab? Alam mo, balikan natin yung mga topic natin. So, ito na yung synthesis, eh, no? Para, alam mo, this is also where we need to understand and appreciate yung salitang education crisis. I want to yung at the start of the part 1, di ba? I want to expand yung ating sinasabi na we have a problem regarding affectivity. We have the problem right now regarding sexuality. And yung problema nito is all about to be extended to yung isa sa mga causes ng problema na yon that calls our attention. So we exercise yung sinasabi nating wisdom in judgment that comes from God, no? That is guided by the light of God, no? Ito yun, kulang tayo ng kailangan natin ng formation ng formators, the training of teachers. And sinasabi mo kanina yung approaches, ako kuminsan nanliliit yun, eh. Kasi there is no such a thing as napakahirap daw i-train ng kaluluwa ng isang tao. Kaya nga yung ibang mga santo, no? I remember Saint Hannibal Mary de France saying, but I think it was also, I don't want to quote again, na mali yung aking quotation, Damasin yata ito. But I want to, kasi it was actually Saint Hannibal Mary de France ang nagsabi na, ang education daw is art of arts and science of sciences. Takes a theologian, a philosopher, and a saint to form the heart of, and to accompany the heart of someone undergoing education. So yung approach is not so easy talaga. Tama. Ang dami nating approaches right now, no? Go. Having a very small a very little knowledge of education theories, no? Kami na pessimist tayo, constructivist tayo, constructionist tayo, etc. Ang dami-dami, no? Pero sabihin natin, kung babalikan natin yung eskwelahan natin at babalikan natin yung classroom natin, at makikita natin yung mga estudyante natin, we return to the basics. Ano ang sitwasyon ng mga bata na ito? Ang gagamitin mo lagi dito, puso mo, tenga mo, no? At saka yung pananampalataya at pag-asa mo. Kasi yung ating society has become so complex,
so complex yung mga issues, no? Complicated, di pala complex. Complex na dahil yung intensity niya, no? But complicated also because of the, nakita ko yung evolution ng mga bata ngayon, sobra, no? Ibang klase. Marami nagsasabi, I heard someone sa loob ng education na community na yung mga bata daw ang aga nung pagpasok nila sa puberty. Meron na elementary pa lang may mga boyfriend, girlfriend na, no? Or sometimes even active, sexually active, no? Ganong edad. Pero as umaga yata yung sinasabi nilang journey towards maturity, humaba naman yung puberty na to. 50, 60 anos na. Hindi pa mature. At any rate, this is just to say na yung sinasabi natin, i-accompany natin at yung approaches natin kung isang hindi proportionate. And that's why tungkulin ng bawat isang eskwelahan to look into this. Apart from yung sinasabi natin sa umpisa ng ating sharings, no, yung conversation natin, mahalaga na balikan natin yung identity ng isang eskwelahan. Ano ba tayo? Who is the one dwelling in our schools? Are we going to be simply guided by the accreditations and the accolades that we will be and the awards that we will be receiving abroad because we are number one in the ranking world or ranking dito, ranking doon? Or we wanted to be distinguished in terms of sabihin natin how we stood, how we stand for what we believe sa pananampalataya natin. I think mas mahalaga na tingnan natin itong bagay na ito. Yung training ng isang bata, makakalimutan ng lahat, sabihin natin yung pinag-aralan niya, and all the theories and all the skills, etc. na theoretical training niya sa loob ng isang university o isang eskwela, pero hindi makakalimutan yung mga values. Tama. At saka yung pakikipagtulungan. Si Pope Francis kept on, ang proposal ni Pope Francis, especially when in the context of LGBT accompaniment, no, is tatlong adjectives ang lagi niya sinasabi. Closeness, mercy, and compassion. No? So, very effective. So, parang si Pope Francis really about approach, very practical. Parang yun yung fina-focus niya. No? So, yun. And parang hopefully in that way. And he calls it the style of Jesus. No? So, talagang bumabalik tayo doon sa example of Jesus Christ. And siguro, one last thing, no? Kasi parang we're running out of time. Since yung Catholic schools is about conformity to Christ, no? Yung formation in love. And you mentioned earlier na lagi mong sinasabi sa mga estudyante mo before that the best teacher can be found in the tabernacle, no? So, sa Blessed Sacrament. One important way to form yung Catholic schools to form their students when it comes to love is through campus ministry, no? So very important yan, no? So parang yung campus ministry has to champion the truth of the faith but also the love of the faith, no? So nandiyan yung parang teaching them how to pray, how to develop that personal relationship with the Lord, yung to facilitate that. And even to offer yung mga sacraments, no? So yung Eucharist and also the Sacrament of Confession. So what can you say about that, Doctor? Napakahalaga nung sinabi mo about the formation and the training ng mga estudyante to the sacraments. But they should be accompanied. Kasi kung minsan, impose. Pagka pinag-usapan na natin, may Christian living, ayoko na yan. Hindi ko na maintindihan yan. No? Kaya titingnan mo mabuti, merong retreat, may recollection, kukunti uma-attend. And that's why sa akin sa eskwelahan when I was still the head of isang institution, no, ang ginawa ko I empower, I strengthen yung aking mga tao sa campus ministry. So hindi lang isang pare but really an equip. Kung meron akong equip for I do not know for English mathematics department or science department, yung ministry, pinakamatindi. Pangalawa, yung aking guidance and counseling in collaboration with the campus ministry, mahalaga. Plus, the prefect's office. Itong mga sabihin natin, parte ng sinasabi nating student support system, napakahalaga. Napakahalaga. Kasi later on, for example, right now, napakaraming mga maling notion. Tingnan mo sa public school kumisan. And I can tell this one, no, sa at least talking of public school dito sa loob ng sa Pilipinas, no. Pagka sinabi natin, mapupunta ka sa guidance.
Ang ibig sabihin, kagad paparusahan ka. Kaga-guidance ka na, sasabihin ng mga bata. No? Instead sa guidance, there should actually be advising. Nakahiwalay dapat yung office ng prefect when it comes to the implementation of rules and regulations sa loob ng eskwelahan. Dapat itingnan mo yan. No? Sa akin, yung processing niya napakalaga. And that's why yung attention dito is very, very important. Nakasunod dapat not only the heads but even the administrators kung Catholic school ka. No? I'm saying this one to those who wanted to lead yung ating mga, even yung, especially yung mga, sabihin natin, members of the Catholic institutions o nung ating Catholic education community na may tendency, may problem about homosexuality. No? Na kung minsan, yes. Dapat merong, I'm not saying na gumawa ka ng specific sector dito. You don't want to pinpoint, but there should be a place for them to actually process this. I think, Edwin, and there should be people trained to listen. Ikaw nga nagsabi, compassion, closeness, mercy. Closeness, the mercy, etc. Tingnan mo mabuti. Kasi yung mga term na yon, closeness, compassion, love na ito, loaded yung mga term na yan. Loaded yan. So hindi yan certain status. Ganito gagawin mo, etc. Remember lagi, the attitude of the Lord is, I came in search for sinners. I came here not to condemn, no, but to save, sabi niya, no. And therefore, yung instruction niya sa education community should pwede natin kunin as point of reference, no? Oh, sino sa inyong walang kasalanan, siya unang pumukol, no? Oh, di ba? And pero tinanong niya rin sa huli, oh, mayroon bang nag-judge sa iyo? Sabi niya, Lord, wala. Pero tandaan niya nung coming towards yung sinasabi ng realization, ang invitation sa kanya ni Jesus Christ is, go and sin no more. Yung forgiveness is being given, go, continue your life, pero andun yung reminder, go and sin no more. Parang sinasabi sa atin dyan na, nandun yung tendency and we need to actually be taking good care of that. At siguro yung reminder for in order for us to counter kung minsan yung too aggressive tendency ng mga exponents ng gender theory. Kailangan magkaroon tayo ng very, very good observatory and good listeners when it comes to yung mga educators natin in Catholic schools. No? Tama. Pero maganda yung, sorry. Yes. Maganda yung suggestion nyo kanina, no? Kasi tama nga naman, no? Kung yung mga iba't ibang cognitive departments, departamento sila, no? English department, math department, dapat yung campus ministries also similarly like that, no? So merong pool of pastoral workers, spiritual, who will be able to give spiritual direction or guidance or accompaniment. So I think that's a very good practical suggestion na nabanggit nyo po, no? So Doc Gab, nako, sobrang nakakatawa itong discussion natin. Ang dami nating na-cover. Ang dami. Pero pag isang punto na lang kasi. I want educators to pay attention to this. Kumisang kasi nagiging appendix lang. Ang misa sa loob ng, it's an obligation. It's a requirement. No, central ito. Central ito. And it should actually be explain. Anyway, kasalanan lagi. Kasalanan. Depekto kuminsan ng isang pastor na hindi na ipapaliwanag doon sa kanyang mga tupa. Ano ba ang ibig sabihin nito? Tenerate, sabi ko nga, Edwin, laging bitin yung ating pag-uusap na misquoted, but we can actually have, sabihin natin, maganda sana kung makakagawa tayo ng forum, makapag-imbita ka ng mga estudyante. Na pwede nating makausap and it's going to actually be parang town hall pag-usapan natin ano bang situation na ito. Very positive yung ating orientation, no, do sa dialogue so that later on we go for solutions, we go for directions, we go for maaari nating gawin na makapag-discover tayo ng approach. Pag makagawa tayo ng panibagong framework that we can suggest schools na pwede nilang i-adopt in order for them to engage yung ganitong tipo ng problema na it's becoming really so serious. So serious. Compromising yung sinasabi nating value ng tao,
pagiging isang lalaki at isang babae, value above all ng pamilya. Sabi ko kanina, ano pa, kung wala ka ng pamilyang Kristiyano, eh sino pang katulong mo o katuwang mo bilang eskwela ang Katoliko? Tama. Yes. So on that note, so maraming salamat po Doc Gab for a very enriching discussion. No? So sayang lang no kasi meron tayong sinusunod na oras for the episode no. So I hope yung mga viewers who watch us were able to learn no. Kahit pa paano to be able to pick up a few concepts. Na I recognize no na parang hindi namin matay in lahat at parang malinis na parang nakaano no kasi parang it just shows na itong topic na to marami pang kailangan pag-usapan no so kaya siguro dineside ko no so in this podcast to have a content like this kasi sa aking pananaw no aking observation pagdating sa social media mas maraming content doon sa gender theory part no yung sa secular part na feeling ko medyo kulang or halos wala akong makita na Catholic content no na para pag-usapan to ng maayos no so as you can see no so parang marami pang loose ends no pero we just trust the Lord na we have covered what he needed to be covered in this three part episode no so again any parting words Doc Gab before I close this interview. Thank you very much Edwin for making me part of this movement, of this beautiful sabihin natin group, accompanying and assisting yung ating community, yung ating mga educators and even sabihin natin other stakeholders along ng eskwelahan. So we have yung dialogue na ganito. It's a privilege. Well, sa akin, learning experience to. No? And I hope na magkaroon tayo ng ako ng other encounter or other meetings like this. And I'm open for this, no? Siguro. Not only sabihin natin virtual, but we can actually have even yung face-to-face pagka okay na. Kung saan magkakaroon tayo ng sharing etc. I want to learn really from the experiences of others yeah. Especially those who are working in schools. Yeah. So again, thank you very much, Doc Gab. And for our viewers, so thank you very much for nasinamahan nyo kami in this three-part episode about Catholic schools and gender theory. No? So nare-recognize ko na masalimuot siya, magulo, hindi mo alam kung sinong boses ang pakikinggan mo. No? So during this time, especially for my fellow LGBT brothers and sisters. No? So siguro ang parting words ko lang, hiling ko lang is, sa daming boses na to, huwag natin kalimutan pakinggan ang boses ng ating Panginoon. Ha? Very silent but very serene voice telling us na through all this turbulence, He is there, it is I, do not be afraid.